Hi guys, good morning. Welcome to my channel. For today's video, ang i-share ko sa inyo yung paano magpakasal ang katulad nating mga Pilipino dito sa Japan. First, ang ginawa namin, yung kasing anak ko, middle son ko, kinuha niya yung girlfriend niya galing sa Pinas. Temporary visitor ang visa niya or tourist visa. So, para maka-work siya, kailangan silang magpakasal. Ang una namin ginawa, pumunta kami sa Osaka sa Philippine Consulate General in Osaka or Philippine Embassy. Naghi kami ng requirements kung paano magpakasal. So, kinumply nila yun. Ang isang mga requirements doon yung siyempre yung kanya-kanya nilang sinumar, Certificate of No Marriage, galing sa Pinas yan ha. Tsaka mayroon ding affidavit of consent kasi kuhan yun, 24 years old. Pababa mayroong affidavit of consent galing sa parents. Ang kay Rose lang ang mahirap kasi ang parents niya nasa Pinas. Ako naman nandito, so ako lang, doon lang ako nang fill up sa embassy kasi tuwing pupunta siya kasama naman ako, so walang problema. Pwede isang parents lang, example sa amin. Ako lang ang nagpirma ng affidavit of consent. Yun namang kay Rose, nakahingi siya ng affidavit of consent sa kanyang papa. Ang mama niya, pwede nang walang consent. Yung affidavit of consent, pina-red ribbon nila yun sa Pinas. So, yun ang mahirap kasi pina-red ribbon nila doon sa Manila. E, taga Davao siya. Ang tapos yung sinumar, wala ng red ribbon yun. Yung sinumar ni Iris, sinumar din ni Rose. Pinagawa nila sa kilala ni Rose sa Pinas, tapos pinadala nila dito. Madali lang yung pagpadali dito sa DHL, parang mga 2 days lang, andito na kaagad. Hindi naman masyadong mahal, 1,000 plus lang pesos. Yun ang matagal yung ipina-red ribbon kasi pinadala pa sa Manila. So pagdating sa Manila, kasi iba mag-consent yung tatay niya, tapos pinadala sa Manila, pina-red ribbon. Pinagawa din nila sa kaibigan nila sa Manila, tapos yun na ang nagpadala dito sa amin. Ang mahalaga lang sa sinumar, pati sa affidavit, kailangan match ang mga spelling ng pangalan, name, middle name, and saka family name sa mga birth certificate nila. Kailangan match, hindi pwedeng kunting spelling wrong, hindi pwede balik. So, after na yun, pagdating nila, pagdating nun dito, pagpunta namin sa embassy balik, meron pa rin maling spelling. So, binalik pa ulit yung sinumar ni Rose. Habang naman, on the other hand, yung temporary visitor visa ni Rose, 3 months lang man yan. So, pumunta naman kami sa immigration sa Otsu, dito lang malapit sa amin. Immigration kasi ang nagbibigay ng visa sa mga tao dito sa Japan. So, nagkuha na yun si Iris ng requirements ng extension ng temporary visit at saka requirements para sa yung pag-change ng visa from temporary visitor to kwan, long-term visa. So, after naman yun ng pagbalik namin na kulang, yung pang mali lang spelling ng sinumar, sabi nung tao sa embassy, i-schedule na ang kasal. So, in-schedule nung March 20, tapos sabay nang isubmit yung sinumar na correct. So bago pa nag-March 20, nagdating na yung sinumar na tama. So, complete na ang requirements. Nagpunta na sila doon, nagpakasal sa embassy or Philippine Consulate General. Ang nagkasal sa kanila, yung vice consul. Meron akong video dyan, vlog na before and after the formal wedding of Jan Iris and Rose. Pwede niyong panoorin sa aking vlog. Tapos noon, so after na ng kasal, ngayon naghihintay kami ng 1 month after ng kasal magdating yung parang marriage registration para ma-change ang visa ni Rose. Pag ma-change, hinihintay pa namin yun hanggang ngayon kasi March 20 lang naman sila kinasal. So, after ma-change yung visa into long-term visa or hindi pa namin alam, hindi ko sure, long-term visa or spouse of a permanent resident.
saka pwede na siyang magtrabaho legally. Bawal kasi dito magtrabaho ng tourist visa. Either arrest ka or deportation. So, hinihintay lang namin yun. Ganun lang, madali lang. Yung kasal nila, kwan lang, basa-basa sa video, ang i-prepare lang nila yung marriage vows nila, kanya-kanya marriage vows, tsaka sing-sing, wedding ring, yun lang. Pero formal attire kami lahat. Sila formal, siyempre yung pangkasal, tapos kami formal. Semi-formal kaming lahat. Ako doon, ako pumirma ng affidavit of consent. Tapos andun kami lahat sa isang maliit na room. Tapos vice consul ang nagkasal sa kanila. Maiksi lang, 10 minutes lang yung total na formal wedding ceremony ng vice consul. Mag-advise-advise siya, tapos andun lang. Lalabas ko rin yun sa vlog later on para makita ninyo yung formal wedding. Ganun lang, simple lang. Embassy lang. Actually, pwede rin dito sa City Hall namin. Kailangan problema sa City Hall. From City Hall dito sa Umiachiman, ipadala din sa embassy. Samantala yung sa embassy, galing embassy, ipadala na diretso sa Pinas. So, kaya sa isang buwan. Kung dito, City Hall, so ipadala sa embassy pa, padala pa sa Pinas. So, diretso na kami sa embassy. Para madali lang yung process. Hinihintay namin siya sa ngayon. Okay, so, next ko naman na i-share sa inyo later sa next vlog ko yung paano mag-change ang from tourist visa to long-term resident visa or spouse of a permanent resident. Okay, thank you for watching. I hope you learned something from it. Thank you so much. Bye-bye. God bless.